pasok ka ng kamay. Sumunod lang po kayo sabihin ko, ha? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Allahu akbar. Pakilakas to. La ilaha illallah. Baba nyo, terorista ba kayo? Hindi. Magnanakaw ba kayo? Hindi. Tagapambaya pa kayo. Ngayon, kung mababagsakan tayo rito ng missile, una pa kayong papasok sa parisong ito sa akin. O sabi ma'am. Kasi bakit? Sabi ng Allah, lahat ng kasalanan ng tao palatawarin ko, isang kasalanan ng hindi. Ang sumamba sila sa iba, dapat sa kanya lang. Nagsabi siya, bago ka mamatay, nagsabi ka ng la ilaha illallah, makakapasok ka sa parisong. Yan po ang susi namin. Muslim na kayo. Mamaya pupunta ka sa simbahan mo. Nagsasara ka ngayon sa simbahan mo. Tumawag ka na lang sa Skype. Wala ka na sa pagkamuslim. Napakasimple. Pero ayan naman, maraming mga kapulisan ang ginagawa. Ginagawa, nagbabalik Islam. Sila yung ginagawa ng option. Kaya ako minarating ako sila. Ang sabi ko sa kanila, marami na po tayo ngayong pamamaraan ng ating husgado na para mahuli na rin kung ikaw ba'y totoo nagbalik Islam o nagbabalik-balik Islam ang alat dahil marami kang magagandang kasama. Ginagawa po kasi ang tanghihari at hukom sa araw ng pagdugo. Ikaw lamang ang sinasamba namin at ikaw lamang ang hininga namin ng tulong. Naway ipatuloy din po sa amin ang matuwid na landas, ang landas ng inyong mga pinagpala, hindi ng landas ng mga nangaligaw at ng mga isinumpa. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo, kabadbaran, at it's good to be back. And then after po dito, baka may iba po sa inyo, nakakita pa ako ng salita sa palengke, dahil hindi lang po sa palengke. After din, magpupunta kami ng kulean ng normi, sa salita kami sa mga bus. For what reason, what purpose? Not for you to embrace Islam. Not for you to encourage to become a Muslim. But for you to understand what is Muslim, who is Muslim and what is Islam, to erase or to restrain discrimination between both parties. Ganun lang. Or better, mahusay na pagkakaunawaan ng bawat isa sa amin. Pilipino ka, Pilipino ko, dugo mo pula, dugo mo pula. Ang kailangan na natin magkaintindihan. So let me start it with our rituals, our religion, and our kasulatan. At ako hindi nangyari. Isang propeta. Sa Bible, propeta si Mungo, tao. Si Maria, kahit saan mo basahin ang Biblia. Si Jesus hindi siya sabi, ako'y Diyos nyo, at ako sa mga. Si Maria, hindi niya sinabi yung anak ko, anak ko, Diyos ko. Ang mga apostol niya, hindi sa tinawag na Diyos. Walang taong tumawag na direct na sumabi sa kanya si Diyos. Huwag kang gagalaw niya at magdala sa pag-isip. But, Jesus Christ, mapakikita ko sa inyo, na sinabi ko sa inyo, lahat ng propeta is Muslim. Huwag na lang tayo pumunta sa ibang propeta si Jesus Christ muna. Una, siya ay nagpapasting. Ayun, Ramadan po kami ngayon. Pangalawa, pansinin po ninyo magdasal ang lahat ng propeta. Even Jesus Christ, paano siya magdasal? Pasensya na po kayo. Para kumakita ko ng mga tao sa likuran. Ito po magdasal si Jesus Christ. Papatunayan ko sa inyo, Jesus Christ is not God, but He had a God. Sabi niya, at tumama siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin at nagsasabi, Ama ko, kumbaga, maaari naman pa sa akin na sabi nito, gayuman, huwag ang ayon sa inyo ko, kundi ang ayon sa inyo ko. Dalawang may papakita ko sa inyo. First of all, ang sabi niya ng Biblia, siya'y nanalangin. Question lang ko, pulis po kayo. Ang pulis, inaalis ang mali, puro tama ang ilalagay. Paliwanag ang sinabi ng Biblia. Siya'y nagpatira pa at nanalangin. Ama! Ang ayos sa ibig mo, hindi ang ayos sa ibig mo. Question. Kung ikaw ba'y Diyos, magdadasal ka pa sa sarili mo? Sana sinabi niya, Ama ako! Ang ayos sa ibig mo, hindi ang ayos sa ibig mo. Now, ito po ako. Akin po ako rito, mag-iwit ko yung mga puto. Ang sabi ng Biblia, at lumakad siya sa dako panahon at siya'y nagpatirapan na nanalangin. Ito po yung nagpapatirapan. But exclusive in private school. Ito po yung teacher din ako sa religion. Kaya pa rito ako mga anak dahil gusto ko lang sana sabihin sa inyo. Pero
ng information ko kada. Pagkatapos yun, 15 minutes lang tayo or 10 minutes lang, kaya kung ginawa yan, para na sa ganon, magkaroon kayo ng konting knowledge about the Islamic religion. Marami na kasi yung Christian, di ba? Baptist, Methodist, Christian. Tagtagal mo natin ang Islam. Kasi bakit? Tinagtagal natin Islam. Para lang sa ganon, kung may kapitbahay kang Muslim, katulad yan, ay, bakit Muslim yan? Muslim ba? Ah, bakit yan? Sorry. Bakit may kapatid may kapitbahay ka Muslim? Makilala mo sila kung anong kaibahan ninyo sa kanila. Ang kaibahan natin sa kanila, ipapaliwanag na lang ng aking anak, si Mark Anthony. Ang pangalan ko sa Christian as an Islam is Abdurrahman. Makikita niyo ako sa internet ha, pwede niyo ako bisitahin sa Facebook at YouTube. Pinipinis namin po pagito. So, tuloy-tuloy na tayo dahil 15 minutes na lang tayo para mag-break time kayo. Thank you very much at maraming salamat sa ating professor. At pinapakilala ko sa inyo yung mga kapatid natin, mga kamusliman dito. Sila yung mga taga dito, pero ang bayan nila is Marawi. Ha? Nagpunta sila dito for business. Ha? Mga businessman, lahat yung mga yan. So, baka naman kayo mapunta sa kanila, alam nyo na ngayon kung sino sila. Ay, alam ko lang kayo, kaya kayo Muslim. Ang Diyos ko, Jesus Christ, ikaw siya ang Allah. Oh, ganun nga. Diba, no? Sino ang Allah? Hindi na papalag mo. Then, kaya po lang yung pinahal. Ipinapin ko sa inyo ang Allah na hindi siya tatupang ang anak, spirit siya si Jesus. Hindi tawagin ka the Father, o El Shaddai, o Jehovah, or whatever. Hindi pwede. Allah, sa Aramaic, o sa Arabic. Siya ganap sa dita nating lahat, hindi pinanganak, hindi nagkaanak, ang Allah wala patulad. Ang sistema ng pagdarasal ng mga malalaman mo siya is kung ano yung ginawa ni Jesus, kung ano yung ginawa ng huling propeta si Prophet Muhammad, dati yung ginawa niya. Pag namatay kami, kung paano nilibing si Jesus, ganun din ang pag-ibig sa amin. Di ba ba si Jesus binarit ng puti? O doon pa rin. Si Jesus nag-ayuno, kaya nag-ayuno kami ngayon. This is fasting. So, ibig sabihin, ang pagkakaiba lang natin, kami, kahit na sabihin natin, eto, sasali ko na yung pangalan ko na ano, sabihin natin kasi nakulong sila eh, meron silang ginawa pagkakamali. Sabihin natin, mga mali ang kami, may mga mali kami ginagawa sa buhay namin, pero tinatawag namin kung ano yung sinabi ng propeta. Ano po, hindi yung sinabi ng tao. Kapayapaan na yun, ha? So, yun lang ang pagkaiba natin. Kaya pag kayo naging Christian, kaya kayo naging Christian, kasi yung salita ni Jesus, pinalitan, yung kasunatan ni Jesus nilipat sa Latin. Yung Latin ngayon nilipat sa English, Pilipino, etc. etc. Si Jesus ay isang, si Jesus ay isang Aramaic, siya ay Arabo, pinangalak siya sa Bethlehem. Very clear yun, ha? Pinaniniwalaan namin si Jesus ay anak ni Maria, pinanganak na walang ama, may ina. Pero hindi na, porque walang ama, pwede na siyang gawin Diyos, hindi. Si Adan, walang ama, walang ina. Si Eva, galing sa tanyang Jesus. Si Jesus, may ina, walang ama, tayo walang ama, may ina. Yun ang paggalang ng tao, ng alam sa tao. Laksan niyo yung boses niyo, ha? Bismillah! Mahina. Bismillah! Ar-Rahman! Ni-Rahim! Sa ngala ng Allah! Ang Mawain! Ang Mahabagin! Ashhadu Allah ilaha illallah ako'y sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasulu ako'y sumasaksi na si propeta Muhammad huling sugo propeta ng Allah. Allahu akbar. Lakas Allahu akbar. Ang alay dakila, ang alay dakila. Ito isigaw ninyo, importante ito, isigaw ninyo. La. Malaki mahina. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Talaga yung Kristiyano, nagmula lang sa Sir Dayuan, di ba? Pabaya mo na yan, wag natin pahabain pa, narinig mo na sinabi. Shad pa. Wag bumbaga, bugbog na eh. Sige, ulitin natin. Ulitin mo yung salitin sinabi mo. Pangalan niyo, bro. Sige, taas mo yung kami mo, kanan. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahu akbar la ilaha illallah illallah. Okay, thank you very much. Alhamdulillah, ang Diyos natin ang Allah. Sana gusto ko lang mangyari, sana pakinisip po lang na gawin mo lang yun, magpatuloy ko lang, magdadasal ka sa pangalan ng Allah. Iwanan mo lang yung ribulto. Wala tayong ibang konsepto kundi napakasimple. Sasamba lang tayo sa Allah. Tingin mo sa kanya lahat ng kailangan mo. Ibigay mo niya o hindi, basta hindi sa kanya. Hindi siya si Jesus, hindi siya Espiritu, wala siya. Yun lang, walang iba. At tayo ay susunod sa Holy Prophet and Prophet Muhammad. Okay? Ang ating imam, kung nabay Quran. Ibigay ka ng pangalan sa Islam. Ano pangalan mo sa Christian?
Okay, hindi, ito na lang. Dahil si Fatima, isa sa pinakamaganda at pinakamabait na anak ni Prophet Muhammad, ang iba pangalan ko siya, anak, si Fatima. Alias mo yan, ha? Hindi ka kasabihin siya, pero alias mo siya. Kasi tatanungin ka. Sinong Diyos mo? Manrabo ka. Allah. Sinong propeta mo, Prophet Muhammad? Sinong iyong ima mo gabay, Quran? Anong pangalan mo? Ikaw si Fatima. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero bago mo sabihin niyo, sumulod ka ulit sa libro. At may kanan kami. Asyadu, Allah, ilaha, ilomo, wa asyadu, enne, Muhammad, abduhu, wa rasulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilaha, illallah. Allahu Akbar. Ikaw, ganun din? Alhamdulillah, umiyak na yung sister. Sister, liga nito. Liga nito, liga, liga. Napakaganda nitong babaeng ito, anak. Ang gusto ko yung pangalan sa iyo is Jasmine. Jasmine. Ang Diyos natin, ang Allah, ha? Isa si Jesus, ha? Si Jesus ay isang propeta natin. So, ang Allah, pag nagdasal ka sa Allah, subhanahu wa ta'ala, narinig mo na yung sinabi ko sa kanya, isipin mo na sa harapan mo siya, pero wala na nakikita. Huwag kang magdadasal sa Allah na meron kang buwa ng regla, kung tawagin pa, ha? Huwag kang magdadasal. Huwag kang magdadasal sa Allah na sa loob ka ng CR, ha? Huwag kang magdadasal sa Allah sa loob ng sementeryo. Magdasal ka sa malinis na paligid, sa naayos na sa mahal sa lugar. Okay? Humingi ka kay Isaiah, kay brother ng mga babasahin niya kung paano magdasal sa Allah sa barawat Allah. O mga pamamaraan. Yung katulad ng ama namin, sumasalangit ka, hindi na ama namin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. This is it. So, ang Diyos natin ang Allah, ang propeta natin sa Prophet Muhammad, ang ating imam o gabay Quran, at pangalan mo sa Islam, si Jasmine. Jasmine, Jasmine, kana ka na mo. Asyadu, Allah, ilaha, illallah, wa asyadu, anna, Muhammad, abduhu, wa rasulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa mo to. La, ilaha, illallah. Okay, Allah. Sana mabigyan pa ng magandang mga kapalaran lahat sana inshallah mabibigyan sa inyo para lalo tayong lumangin ng mga makapasok sa paradiso. Meron pa ba diyan? Para may iniilak pa ata ron. Meron pa ba? Ikaw. Okay na sa inyo? Wala kayong problema? Okay inshallah. Dadasal sa harapan ng larawan at ribulto. Ikaw ba'y magpapatuloy sa pagdarasal sa harapan ng larawan at ribulto, tay? Hindi na! Very good! Ikaw! Nay, magdadasal ka pa sa harapan ng ribulto, hindi na? Hindi na! Very good! Kayo rin! Kung totoo, ako sabi ko sa inyo kanina, ayoko ng lokohan, mapapatunayan ko sa inyo, sasagot kayo at gagawin ko, na kung talagang hindi kayo nakikipaglokohan sa akin, sabi mo, tay, hindi ka lang sasamba sa ribulto, tatanggalin ko na to, bayad ka. Pwede, okay, kukunin natin. Tatanggalin ko na to. Dahil ang sabi ni tatay ni Ana Lu Racho, hindi sila sasamba sa mga ribulto at larawan, kaya kukunin ko na to. Ayan. Meron pa ako lang kita sa kusina. Ayun, nakita ko na yan. Kukunin ko na yan. Ito, kukunin ko to. Bawal to eh. Ayan. Kukunin ko na to. Palitan na lang natin to. Palitan nyo na to. Hindi tayo ni Ana Lu Racho na mas maganda pa rito. Gabalot natin ito mga larawan na ito dahil nagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala rito. Kung ano yung sinamba niya? Iba, kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Sabihin ang walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay magtatagumpay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po namin mga kapatid ng kamusliman. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamat po na aming mga kapatid ng mga Christian. Sumayin niyo po ang pananampahang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron po kami ipamimigay ng mga kakaunting babasahin. Ipagpasensya na po. Huwag po kayong magalala. Yan po ay libre. Walang donation. Wala pong persaan. Kung halimbawa man, nabawal po sa inyong reliyon at tumanggap ng mga babasahin, pakibigay na lang po doon sa pwede. Kasi gagaya po ng iba, siyempre pinagkakagastusan din po namin yan. Kung ang ibang mga reliyon nagbibigay sa amin ng pamphlet at hindi pwede sa amin, binibigay din po namin sa iba. Naway magkaroon tayo ng maayos na pagkakaunawan. Kung meron po kayo... Okay, akin na. Ito si Ecleo, ang sinamba ng mga tao rito. Tinatanggap niya, Ministro Ecleo daw. Tinanggap niya, Inshallah ang Allah. Ang magiging problema natin, tinanggap niya, so isusurrender niya to.
sana patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala tong taon tong dalawang to. Nasa butuan tayo ngayon, nasa butuan kami ngayon, ongyo. Sa katotohanan, ang mga taong to, makailang beses ko na binalikan. At ngayon, nakikiusap ako sa kanila. Nasa Butuan City ako ngayon, nasa Ongyo. At itong dalawang ito, sasaksi sila na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Taas yung kamay niyo, dalawa. Taas yung dito. Taas nyo. Yan. Kanan, kanan. Kanan. Yan. Bismillah. 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 Ar-Rahman. Taksan nyo, ha? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ni Rahim. Ni Rahim. Ni Rahim. Ni Rahim. Asyadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. 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 Illallah. Illallah. Wa asyadu. Wa asyadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasulu. Wa rasulu. Allahu Akbar. Laksan nyo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ito, laksan nyo to. Pasigaw, gusto ko malakas. La. 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 Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Alhamdulillah. Sambahin nyo ako. Mag-aalay kayo ng pagdarasal kayo ng pag-alala sa akin. So kapag ang isang Muslim gumawa ng masama, hindi natin siya pwedeng tawagin direct ng Muslim. So sa atin pa dito, ang ibig sabihin ng Muslim, yung sumunod, sumuko, tumalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag gumawa siya ng masama, hindi siya sumunod. So wala sa kanya ang Islam. So halimbawa, meron po ibang kaibig ng Muslim, medyo maangas. A number four, kasi ang Bible, kinikilala namin amin yan. Ang Bible kasi, kinikilala namin apat na revelasyon. Lumang tipan yan, Old Testament. Jesus and Prophet Moses, Ten Commandments, tawag namin yan, Tura. Kawikaan kay David, ang tawag namin yan, Sabur. Mga gawa kay Moses, kay Abraham, ang tawag namin yan, Kasuhok. Yung Gawelo, ang tawag namin yan, Angel. At ang huling revelasyon, Quran. Yan po yung Quran. Amen. Ang Muslim, hindi ka pwede magkasawa kung hindi tayo kukuha ng asawa. Pero kung tayo kukuha ng asawa, magkasawa ka. Kasa. Pagkasawa mo, kumanda ang buhay mo, yung mga mahal, hindi na lang iba. Sabi natin, kumanda ang buhay mo. Pwede ka magkasawa ng pangalawa. Pero kinakalang, kasal. Pagpahal ng isa, pahal ng isa, pag may pahal ng isa, may pahal ng isa, pantay. Lumang mga pa, ato, apat, apat, kasal. Pag may pahal ng isa, may pahal ng isa, may pahal ng isa. Pagka mayroon ka rin ang mga nalisa, papasok kasi yung pero na nalilaya yung mga lahat ng katawan. Paano nagpunan mo yan? Kaya nga may naman mga kapatid, eh sa Christian, ang alam ko, ako isa lamang asawa ko eh, gusto naman ang mga yun eh. Ang Christian, ang alam ko, isa lamang tinuro sa akin. Pero ang alam ko, maraming kapit. Eh kami kasal, bawal ang kapit, kasal. O huwag kayong mga kapit. Ngayon. So, ang tanong, meron ba dito may mga kapitbahay ng mga Muslim? Meron ba dito mga kaibigan mga Muslim? Kilala niyo ba kung ano ang Muslim? Ang alam kasi natin, actually, I'm not the one who is going to give a lecture. The one who will deliver the lecture will be my father. I'm just going to give you an introduction so that you may catch up what will the lecturer would be.
or would say. Mostly, especially mga kagaya ninyo, pag nakapunta tayo sa palengke, ano, pag nakakita tayo ng isang an individual person, especially who's selling some kind of goods or products in the market, makikita nyo pag ganito, sasabi kagad, Muslim, na? Muslim. And then sometimes, when we saw it on TV, watch some news, maririnig natin, may nagpasabog, Muslim. Okay? Pagka meron namang, when we have visited in some restaurant or canteen, pag hindi siya kumakain ng baboy, sasabihin agad natin, Muslim. And mostly here in Mindanao, when you said Muslim or Muslim, hindi natin alam or bakit there's an instance na nararamdaman tayo sa ating puso at ating isip that there's a barrier between Christian and Muslim. Ano? Kahit nasabihin pa natin, walang discrimination. Why? What's the reason? So in order for us na makuha o maalis yung barrier na yan or the division na yan, we as a Philippine Islamic propagator, our advocacy kasi is for peace, unity and progress. So to achieve peace, to achieve unity and to achieve progress first is magkaroon tayo ng proper acknowledgement, proper distribution, proper sharing of both beliefs on both parties. Gets nyo guys? So ibig sabihin, para maalis yung boundary, kasi bakit ba nagkakaroon boundary ang Christian at saka si Muslim? Unang-una, suplado kasi si Muslim or suplado si Christian. Hindi nag-uusap. Hindi tuloy natin nalalaman kung ano yung belief ni Christian at yung belief ni Muslim. Eh kagaya ko, Christian ako dati, so alam ko ang belief ninyo, eh papano dun sa mga hindi. So this day, ang ibibigay namin sa inyo is for you to understand who is Allah. Because as we all know, Muslims, we all worship Allah. And then, as a Muslim now, para sa amin, who is now Jesus Christ? As we all both know that the Christian, they worship Jesus Christ as your Lord. Am I right? And the third is, who is Muhammad? As we all know that the Muslim prophet is Muhammad. And the fourth is, what is Quran? And as we all know that the Muslim is using Quran instead of the Bible. So the main thing is, kung malalaman natin yan, it's a very short explanation na madadala natin pagdating natin sa ibang bansa o sa ibang lugar man tayo mapunta, na yung nakatiting na impormasyon na yon na magbibigay sa atin ng very big spark in order for us to understand a better understanding between both parties to avoid deviation. Okay? So, focus. And if you have any question after the discussion, I am willing or we are willing to accept any kind of question, whether it is against Islam, so that we can erase the doubt. So students, magandang umaga. Mayong buntag. Anong lugar ito? Aluran. Maraming salamat po sa inyo. So maganda, nagkakaroon sometimes, not all of us, nagkakaroon tayo ng division because of this, because of that. And ang problema natin, look at this, sinabi ng anak ko kanina, pag tinanggal, pag meron ito is Muslim. But it's not, eh, pag tinanggal is not. Diba no? Kung papasok ako rito, hindi ko susuot, sabihin nyo, oy, ang ganda naman ng pogi naman noon. Sabi ng mama ko yon, nung bata pa ako, ewan ko lang ngayon. Eh ngayon, pag sinuot ko to, oy, Muslim yan. Yung iba sasabihin, naku, hindi kaya ganun yan, baka ganito. Hindi ganun, mga minamahal ko mga kapatid. Imagine! Ang turo ng teachers nyo rito, kanina pa kami tuwan-tuwa kami, no? Yun ang Islam. Kabutihan para sa pangkinabukasan, kabutihan para sa pagpapurit, pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Lanong pa kayo kanina? This is Islam. So, ibig sabihin, naging Muslim lang ako sa anong dahilan? Because ako ay kumilala sa naglikha ng langit at lupa. Sino siya? Ang Allah. Capital A-L-L-A-H. Ano ang itsura ng Allah? Ang itsura ng Allah, wala siyang, sabi nga ng Bible, ako'y Diyos, ako'y nag-iisa. Hindi ako tao. Hindi ako pinanganak. Walang iba-liban sa akin, wala akong katulad. Ako ang naglalang ng langit at lupa, ako naglalang kay Adan at Eva. At siya ang pinakilala ng lahat ng propeta. Anong itsura niya? Hindi siya espiritu, hindi siya ama, anak o ano paman. Wala siyang espiritu, wala siyang anyo, wala lahat. Ang Allah, sabi nga ng Quran, yung sinabi ko kanina, Arabic lang. Kasi yung huling kapahayagan na binigay ng Allah, yung revelation, na binigay ng Allah kay Prophet Muhammad, yung last prophet, is Quran. Sabi nga ng Allah sa Quran, ito ako, mga tao, ito ako. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul huwa kufuwan ahad. Ito ako.
ako ay nag-iisa. Ako'y ganap, sandigan ninyong lahat. Sa akin nagmumula ang lahat ng aking kailangan, sabi ng Allah. Ako'y hindi pinanganak at hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaanak, sabi ng Allah. At siya ay nag-iisa. Kapag ang mga Muslim ay nagdadasal, iniisip niya ang Allah na sa kanyang harapan, pero wala siya nakikita. Paano ba magdasal ang mga Muslim? Katulad din ang ginawa ni Jesus Christ sa Bible. Nasabi nga ng Bible, at siya ay naglakad sa dako paroon at siya ay nagpatirapa at nanalangin. Ganito nagpapatirapa. Ayan. Propagator, our advocacy is for peace, unity, and progress. Pangalan na anak po ako ni Engineer Abdurrahman. Dati po kaming Christian at Muslim po kami ngayon. Walang sinabi ang Allah sa Biblia na sumamba ka sa akin, gumawa ka ng masama. Walang sinabi ang Allah sa Biblia sa Quran, sumamba ka sa akin, gumawa ka ng masama. Wala ko siya sinabi ngayon. Eh bakit merong nakaagawang pagkakamali ang mga Muslim? Sabi po kasi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan, pagkakasala. Lahi po kami ni Adan, lahi kini Adan. Ano man ang ating religion, may mga taong nagkakasala. Nagkaroon ng konting leakage na problema. What? Pagka may mga kamaranaw doon, mag-inaraw ng sublo sa isang lugar, nakagawa sila ng pagkakamali ang isa dalawa ron, maaaring sabihin na, di ba? Mga Muslim eh, ayun, nakagawa ng pagkakamali. Muslim, kaya. Pero wala kang maririnig eh, nakapagsasign ng mga Christian. Kunwari, Lolo, narinig si Apo. Wala kang maririnig na Christian ni Lolo, narinig si Christian ng Apo. Wala kang maririnig. So, ibig sabihin, nadidisigno sa pagiging Muslim because in generalized na. Pero hindi mo sinabi yung maranang absurd, maganda na. Eh, katulad ko, may lahi is Tagalog, half Chinese. And who is Jesus Christ? Because as we all both know, when we said Christian and we really had Muslim, we departed from beliefs, di ba? Nagkakaroon tayo ng pagkakahati-hati. First is, not only for the culture, but also for the religion itself. Like for example, who is your God? Lahat kayo na sabihin, Jesus Christ. Kasi ang mga Muslim, hindi naman nila kilala si Jesus Christ, ha? So ang mga Muslim, ang Diyos nila isang Allah. So ang mga Muslim kasi meron silang sariling libro. And this is after the Quran. Ito ay ipapakita ko sa inyo about the itsura ng Quran. After. And then, the main issues na pinangako namin na inyong matututunan ngayon is malaman niyo kung sino ang Allah, sino ang Propeta Muhammad, ano ang Muslim, sino ang Islam, ano ang Quran. At totoo ba na ang mga Muslim na kagaya namin hindi naniniwala kay Jesus Christ? Okay, wala kami sinabing mag-Muslim kayo, ha? Ang sinabi namin is for you to understand better what is Islam in order for us to live in a much more harmonious peace, with peace, with unity, and with progress. Para kung halimbawa magpunta kayo ng Saudi Arabia, which I know one of my friends who used to study here before, but now he's in the Middle East, he's in Saudi Arabia. Some of the people here, they work abroad in Qatar, in Dubai, in Bahrain, which are the Middle East, the Arabic country. Now, baka kasi sakali meron sa inyo mapunta ng Middle East o kaya naman magkaroon ng mga Muslim na Christian. Malaman ninyo on how they treat, on how to respect both parties. Kasi bakit? In order for each and every one of us to give more respect, to give proper acceptance, kailangan na maintindihan natin kung ano ang bawat paniniwala ng isa't isa. So, hindi kami natunta dito para sabihin na Muslim kung hindi papaliwanag namin kasi kami lang ang may kakalaman.
Mr. Sheikh Abdurrahman Ernesto Cruz. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga anak. So mga anak ko lang kayo. Magsasabi sila ng hindi maganda patungkol doon. Sinabi ng alam sa Quran yun. Kasi bakit? Wala silang alam. Ngayon, ipapalam ko na sa inyo. Ang ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah, ang sinasamba ng mga Muslim. Ang Allah, salitang Arab. Sa Hebrew, sa panahon ni Moises, David Abraham, sa salitang Hebrew, sa kasulatan ni Moises, David Abraham, yung Ten Commandments, na isulat yun sa Hebrew, ang Allah sa Hebrew is Elohim. Jesus Christ is Sanitanic, Jesus Christ Aramaic. Ang lingwa ni Jesus Christ is Aramaic. Ang kay Jesus Christ, Eloi, Eloi, o Elahe, Elahe. Ang Elohim sa Hebrew, sa si Eloi, yun ang Allah. Kaya ang ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Elohim, ang Eloi, ang Allah ay dakila. Yun ang Allahu Akbar. Ang dinadakila ng mga Kamusliman, ang sinamba ni Moises, David, Abraham, Jesus. Ang sinamba ng Prophet Muhammad, ang sinamba namin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ang ibig sabihin nun, ako, kami ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Ibig sabihin nun, kami sumasaksi na ang Allah ay nag-iisa. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami sumasaksi na si Propeta Muhammad, huling sugo, propeta ng Allah. Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. La ilaha illallah. Walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Maliban doon, wala na. Now, student. Maliban sa Allah.